Kamprame ay buong galak na nakikiisa sa pagdiriwang ng 47th taong anibersaryo ng pagkakatatag ng bagong upong bayan, ang bagong pag-asa ng sambayanan para makamit ang ganap na pambansang kalayaan, tunay na demokrasya, kaunlaran at matagalang kapayapaan. Sumasama din kami sa pagbibigay pugay kay kasamang Roger o Gregorio Rizal sa tunay na pangalan at sa kanyang kahangahangang revolusyonaryong buhay at paikibaka sa okasyon ng paglilipat ng kanyang abo sa permanenteng libingan sa kanyang bayan sa Ibaan, Batangas. Siya ay tunay na bayani ng Timog Katagalugan at lubos na karapat-dapat sa tuloy-tuloy na pagdakila ng sambayanan. Para sa mga revolusyonaryo at progresibong hanay, ginintuan ang araw na ito dahil 47th taong anibersaryo ng BHP. Ayon pa sa Komite Sentral ng PKP, ang BHP ang pinakamahalagang sandata ng sambayanan sa pagsusulong ng bagong demokratikong revolusyon laban sa reaksyonaryong sistemang malakolonyal at malapidal. Mula nang may tatag ang BHP, mula't na itinaguyod nito ang linya ng matagalang digmang bayan, ang pagsanib ng armadang paikibaka sa revolusyonaryong agraryo at pagbubuo ng base at pagsusulong ng digmang bayan sa balangkas ng pagbubuo ng pambansang nagkakaisang prente. Hinahangaan at pinagpipitagan ng BHP dahil sa 47 taon nito ng walang humpay at mahirap na revolusyonaryong paglaban. Sa pamamagitan ng dugo, pawis at mga sakripisyo, nilabanan at binigo nito ang napakarami ng mga opensiba ng kampanyang militar na iba-iba ang laki, lawak at tagal na paulit-ulit na isinagawa ng reaksyonaryong hukbong inarmasan, hinihiyahan at inaayudahan ng solong imperialistang superpower sa mundo. Mula sa wala, nailatag nito ang mga larangang gerilya at pwersang gerilya sa mahigit 71 probinsya na sumasaklaw sa libu-libong barangay at daan-daang munisipalidad sa buong bansa. Sa pamamagitan ng pag-agaw ng armas ng kaaway, naitayo ang mga buong panahong pwersa ng hukbo na armado ng malalakas na riple at ngayon ay mas marami na ng ilang libo kaysa sa dating kalakasan noong kaigtingan ng armadong paglaban sa pasistang diktadurang Marcos. Suportado sila ng ilang pung libong milisyang bayan at kwerpong pandepensa ng mga organisasyong masa na mas mahina ang mga armas at gumaganap ng mga gawaing militar at depensa habang patuloy na nagsasaka. Ang BHP ay nakapagkamit ng mga tagumpay at nakapag-ipon ng lakas dahil ginamit nito ang malaganap at masinsing paikidigmang gerilya na may patuloy na lumalawak at lumalalim na suportang masa. Kaya epektibong nakakamaniobra sa kalakhan ng malawak na kanayunan ang mga pwersang gerilya at hindi sila nauubusan ng mga target na mahina at nahihiwalay at kayang talunin. Habang higit pang lumalawak at sumisinsin ang latag ng mga pwersang gerilya at basing masa nila, habang mas umaabante ang pagtutulungan at koordinasyong tuwiran at dituwiran sa antas ng interlarangan, regional at pambansa, lalo pang iigting ang pakikidigmang gerilya at lalaki ang mga dagok sa reaksyonaryong hukbo at kapangyarihan. Lalong bibilis din ang pagsusulong ng pakikidigmang gerilya sa mas mataas na antas at matutupad ang mga rekisito para umabante tungo sa estratehikong pagkakapatas. Hindi makakaasa ng makabuluhang pagbabago mula sa darating na eleksyong presidensyal. Maliban sa progresibong koalisyong makabayan, walang pangunahing kandidato, partido o koalisyon na naghahain ng komprehensibong programang politikal na nagtataguyod sa pambansang kasarinlan, demokrasyang bayan, kaunlarang pang-ekonomiya sa pamamagitan ng reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, katarungang panlipunan, kulturang makabayan at progresibo, libreng edukasyong publiko at internasyonal na pagkakaisa laban sa imperialismo at reaksyon. Kontrolado ng mga interes ng dayuhang monopolyo, malalaking komprador at Panginoong may lupa ang buong prosesong elektoral, ginagamit laban sa mga kinatawan ng mga manggagawa at magsasaka ang kapangyarihan at makinarya ng Estado at lakas sa pinansya at propaganda ng mga nagaharing uring dayuhan at lokal. Nariyan pa ang banta ng automated na pandaraya para tiyakin ang panalo ng kandidato at partidong pro-Aquino na magpapatuloy ng mga patakarang neoliberal, puppet at kontra-revolusyonaryo. Pero ang madayang eleksyon, ang galit ng publikong ibubunga nito
at ang pagtatagpo ng mga ito at ang laganap na ligalig na dulot ng pagsubsob ng ekonomiya ay nagbabadya ng mas malakihang sigalot sa politika. Ang kasalukuyan at nakaraang mga puppet na rehimen sa tulak ng pandigdigang gera kontra terorismo ng US ay parehong nagpaigting ng todo opensibang militar laban sa BHP at parehong nagparalisa sa peace talks ng NDFP at GPH. Pareho din nilang ginamit ang tigil putukan sa MILF para makapagkonsentra ng malaking pwersang pang-atake laban sa BHP. Hindi paborable sa peace talks ang pagpapatuloy ng nagpagaharing US Aquino sa pamamagitan ni Mar Rojas. Pero ang susunod na rehimen ay patuloy na itutulak ng mahigpit na krisis na tumingin sa peace talks bilang paraan sa pagkaya sa krisis. Ang NDFP ay tuloy-tuloy na nininindigan para sa tigil labanan laban sa paghaharing dayuhan at pidal kahit binubuo pa ang mga komprehensibong pagkakasundo sa mga batayang reformang panlipunan, pang-ekonomiya at pang-politika para sa makatarungan at matagalang kapayapaan. Kung wala ang mga komprehensibong kasunduan ito tungkulin ng BHP na hawakan ng armas, magmatyag at laging handang lumaban sa mga katunggaling pwersa ng pagtataksil sa bansa at kontra-revolusyon. Sumusunod ang mga pangunahing tungkulin sa paikibaka na komprehensibong inilatag ng Komite Sentral ng Partido para sa BHP. Una, itaguyod ang pambansang soberanya ng sambayanang Pilipino at integridad sa teritoryo ng Pilipinas. Ikalawa, paralisahin at lansagin ang mga empresang lumalabag sa soberanyang pang-ekonomiya at patrimonya ng bansa. Ikatlo, ipagtanggol ang demokrasya at labanan ang mga lumalapastangan sa mga karapatang pantao. Ikaapat, ipatupad ang reforma sa lupa bilang pangunahing nilalaman ng demokratikong revolusyon. Ikalima, isanib ang armadong paikibaka sa revolusyonaryong agraryo at magpursige sa paikirigmang gerilya. Ikaanim, palakasin ang mga koordinato o pinagsabay-sabay ng mga ofensibang pambansa at regional na mga antas ng kuman. Ikapito, mag-ambag sa pagpapaunlad ng kulturang pambansa, pangmasa at siyentipiko. Kawalo, ipagtanggol ang karapatan ng mga pambansang minorya sa pagpapasya sa sarili, lupang ninuno at pangkulturang identidad. Ikasyam, kunin ang suporta ng mga Pilipino sa ibayong dagat para sa BHP at digmang bayan. Ikasampu, suportahan ang pandaigdigang paikibakang anti-imperialista ng sambayanan ng mundo at buuin ang kanilang suporta para sa Revolusyong Pilipino. Matingkad sa mga tungkuling ito ang panawagan sa mapangahas na ibayo pang pagpapalawak at pagpapaigting ng pakikidigmang gerilya sa buong kapuluan. Mahigpit ang panawagan sa mga rehiyon sa Luzon at Kabisayaan na matuto at sumunod sa masiglang pagsusulong ng armadong pang-ikibaka sa Mindanao. Mabigat at makasaysayan ang mga tungkuling dapat tugdin ng BHP bilang prinsipal na sandata ng sambayanan tungo sa ganap na pambansang kalayaan at demokrasya. Mabuhay ang bagong hukbong bayan! Mabuhay si Kang Roger! Mabuhay ang sambayanang Pilipino! Isulong ang revolusyonaryong paikibaka mula kay Benito Champson at Wilma Austria Champson, mga consultant ng NDFP.